ang ginamit ng Diyos para sa iyo. Maliwanag po ba? Kasi po, bakit kami ganito magigiling? Kasi po, kami po yung dating walang-walang mahirap, pero sa awat tulong ng Diyos na bago ang buhay ng dahil sa First Bite of Last. Apa, akala mo kasi namin, akala ko kasi noon yung naimbitahan ako, magkakaperahan ako ng taong nag-invite sa akin. Kaya lang kapatid, yung na-invite ako, wala akong pera nung panahon na yun. Pagdukot ko sa bulsa, wala akong pera. Ibig sabihin, tinalang pala ako ng taong nag-invite sa akin dahil gusto niya yung nakita niya, makita ko para yung nangyari sa kanya, mangyari sa akin. Kasi bakit? Bakit po kami gigil na gigil? Ito ang dahilan. Pangalan ko mo, ito, John Sebastian ng First Bite of Last. Palakpak mo naman niya. Wapo ako dyan. O, dito na po ako. O, grabe, tuloy-tuloy po. Pangalan ko po, John Vincent Alcorcon Galipay. Ako po ay 22 years old ngayon. Nagsimula po ako, 18. Ako po ay 4 na taon na. Alam niyo po ba, sa buhay, walang bata, walang matanda. Correct! Walang bata, walang matanda para mabago ang buhay mo. Tama ba? Eh, kung alam mo kung bakit umasenso yung may edad na, kahit bata ka, kahit sino matanda ka, pwede kang umasenso basta yung alam nila, alam mo. Alam mo ba? Maliwanag mo ba? Ako po ay 22 years old at ang pinakamaganda sa buong Bite of Last, 3 milyon ang dealer. Sa lahat ng kabataan, ako po ay naging number 8. Palakpaan mo naman yan. At ang pinakamaganda sa buong Triple P po, 80,000 ang dealer. Pero sa awat tulong ng Diyos, ako yung pinakabata, number 2 pa ako. Ang maganda ang background ko po, sino ba ako dati? Eto, ako po ay dating tambay. Dating walang magawa sa buhay. Yung po yung buhay ko noon, tingnan nyo naman, sobrang payat ko pa. Tama ba? Ako yung batang puro pasarap sa buhay. Pasmas, sino mo kapatid? Halos lahat ang kabataan ngayon nasaan? Yung iba na sa barkada. Correct. Tama, hindi? Tama. Yung iba na sa computer. Yes. Yung iba na sa boyfriend o girlfriend nila ngayon. Tama ba? Yes. Totoo? Yun ang reality. Pero pag may nakita ka batang nagdinegosyo, matuwa ka. Bakit? Pag dinala mo yung anak mo, dito yung anak mo hindi na magbabarkada at aasa sa'yo. Bakit? Pansin mo, itsura ko at nagsimula ko. Sobrang pogi. Tama ba? Grabe ka, ma'am, ha? Tama ba? Sobrang pogi. Totoo? Tama, hindi, ma'am? Ang pangit ng itsura ko noon. Pero alam niyo po ba? Grabe si sir, natatawa ko. Alam niyo po ba, sa awat tulo ng Diyos, dahil sa Vita Plus, kahit pangit ka, pag may pera, gagwapo ka pala. Eh, ang daming maganda. Ilang taon lang, pangit na. Tama. Kasi bakit? Stress. Walang pira. Tama ba? Yes. Yung iba, tuyot na. Tama ba? Tama. Yes. Tama po ba? Grabe yung mga tuyot. Ayaw lang pumalakpak. Sobra. Kaya ko yung itsura ko. Alam niyo mga kapatid, ako yung taong maraming bisyo. Ako po yung taong laging nagiinom. Kasi ang tawag po sa akin, runner. Ako po yung utusan ng team. Kasi bakit? Sa lahat ng barkada, ako pinakabata. Kahit sa sabungan, ganun din. Kasi dati ako sabungero. Alam mo yung maingay sa sabungan? Yung Kristo. Yung nagtrabaho ko noon. Tama po ba? At ang pinakamaganda, pag nanalo kami, eto maganda. Pupunta kami kung saan-saan ngayon. Alam mo yung mga umiilaw? Lagi kami nandun pag nananalaw. Sabi nila, bawal daw bata. Hindi, pag may pera yung kasama mo, pwede ka doon. Totoo, hindi. Eh. Pero kapatid, sila lang may babae, ako wala. Ah, masarap. Alam niyo mo ba, isang araw kakainom ko? Ako po, isang araw na ospital. Ayan po ako. Alam niyo mo ba, nakakalungkot isipin yung na-ospital po ako. Akalain mo, sinisira ko buhay ko. Nagpapakasaya ako sa buhay ko. Tama ba? Alam niyo po ba, hindi ko alam, may magulang ako na nagpapakahirap para sumaya lang yung buhay ko. At ang nakakalungkot, yung na-hospital ako, kawawa yung magulang ko, bakit wala silang pera? Tama. Tama ba? Ang punto ko pati, doon ko na-realize na wala pala akong karapatan uminom ng alak. Kasi akalain mo, sinisira ko atay ko, pag na-hospital ako, wala akong pera, edi pupuruwisiin ko pamilya ko. Alam mo kapatid, yung mga panahon na yun, habang nakikinig ako dyan, naiisip ko ang kapal pala ng mukha ko. Habang inihintit mo yung sigarilyo, sana iniisip mo pag nasira baga mo, sana may pera ka pag na-hospital ka. Eh pag wala na-hospital ka, pupuruwisiin pamilya mo.
ng mukha mo? Sabahin eh! Alam mo ba kapatid, yung lakay ginagyan ko dyan, sinabi niya sa akin, sinabi ng speaker yun, isa ko sa taong tinamaan, pero dalawa ang tinatamaan, yung isa nagbabago, yung isa matindi ang utak. Totoo yun eh! Yung isa ganun pa rin, ito malupit, after 5 years, yung isa may sakit, yung isa nabago buhay. Tama mo ba? At ang pinakamaganda, ang nakakalungkot pa dyan, nakita ko yung magulang ko masipag sa trabaho. Magaling, matalino, pero yung na-hospital ako walang pera. Ang punto ko, marami ako nakita nagtatrabaho ngayon, halos lahat. Ang sipag, ang galing sa ginagawa, pero pag isa sa pamilya sinugod sa ospital, halos lahat walang pera. Ito malupit, kung sino pa walang pera, siya pa ayaw makinig, ayaw mahirap pakausap. Totoo yun eh! Maliwanag ko ba? Ang punto ko pati, hindi masama magpagod. Hindi masama magpakahirap. Dapat siguraduhin mo sa ginagawa mo, pwede kang umasenso. Mahirap naman, pagod na pagod tayo, tapos 15-30, walang natitira. Tama ba? Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang. Maliwanag! Kasi bakit? Gigil na gigil kami eh. Bakit po? Sino ba dito natutuwa? Lagi na lang ang buhay mahirap. Wala! Kasi bakit? Kami po yung tao na sawang-sawa na po sa kahirapan. Tignan mo yung mga nakatayo, yung mga nakapula, yung mga kasali na sa Vita Plus. Grabe! Gigil na gigil yan. Grabe sumuport. Ayan, lakas ng boses na. Tama po ba? Kasi syempre nga naman, ang inaalam namin pang kalusugan, syempre dapat kami unang malusog. Tignan mo. Tama ba? May wala po ba? At ang pinakamaganda, salamat sa Diyos. Humihiling ako, sabi ko, gusto ko mabago buhay ko. Kaya lang, sa awa tulong ng Diyos, may taong ginamit sa akin. Palakpakan natin yung angel ng buhay ko. Captain Jordan Alcorcone. Nagpapagawa po siya ng 5 million ng bahay na dahil sa First Vita Plus. Opo, busy-busy po yung upline ko ngayon. May inaasikaso po yan. Naiintindihan ko po siya. Kasi bakit? Ang gusto niya, pera na ang magpapatakbo ng buhay niya. Awa tulong ng Diyos. Tama po ba? At ang pinakamaganda, syempre po, wala po kami ng angel ng buhay ko. Wala pong taong nagturo, nag-guide po sa amin. Palakpakan natin, upline June Alcorcon. Pinakamayaman sa buong First Vita Plus. At ang pinakamaganda, ano sabi ng mentor ko, pag gusto mo palang umasenso, isa lang, makikinig ka sa mga tao umaasenso. Eh marami akong kasabay na imita eh. Ama ba? Akalain mo yung pinaliwalag sa amin pagbabago ng buhay. Mamaya pag-uwi lang yung kapitbahay niya, alam mo ba, maraming Vita Plus, tumali dyan, hindi umaman, tapos nakinig ka doon. Alam mo ba, pag nakinig ka sa mga tao negative, sa kapitbahay ng negative, yung buhay nila magiging buhay mo. Gusto na lang kahirapan yung nararanasan sa buhay. Wala! Totoo yun eh! Walang tao nagpakatalino, nagtapos ng kurso, ang gusto mahirapan lang sa buhay. Tama ba? Maliwanag po ba? Power pa po ba? Power pa, tama po ba? At ang pinakamaganda, yung tatay ko, sa sobrang hirap po ng buhay, nag-abroad po siya. Kasi lima po kami magkakapatid. Alam niyo, sabi po ng tatay ko, ang pera po nasa abroad. True. That's true. Tama ba? English yun, dapat pinapalakpakan nyo. At ang pinakamaganda, totoo, pag nasa abroad yung tatay ko, may pera. Pag nasa Pilipinas na dalawang buwan, wala na uling pera. Anong gagawin? Balik na naman. Tama ba? Taas ang kamay, may kakilala lang abroad, pagbalik mayaman. Wala! Totoo! May pera lang yan pag nasa abroad na. Eh paano pa nagkasakit? Oo, may naipupundar na bahay. Totoo? Na pag-aaral yung mga anak. Tama ba? Pero ito nakakalungkot. Pag yung nag-abroad, nagkasakit, walang alam yung pamilya, yung naipundar nila, ibebenta dahil sa sakit niya. Yun ang reality. Tama ba? Alam mo ba ang pinakamaganda? Napakaswerte mo, naimbitahan ka. Bakit naimbitahan ako noon? June. Sumali ako, June 2. Alam mo ba? Unang checking ko sa Vita Plus. Grabe, baliw na baliw ako. Kumita ko 500 piso. Unang checking, pwede na. Pwede na. Alam mo kapatid,
kumikita lang isa. Tama. Yung anim asa, yung anim tamad. Pero kahit yung dalawa doon, tatlo marunong sa buhay, nakikinig, tumatutulungan mo yung asawa mo. Totoo mo ba? Pag sinabing partner, mag-asawa, partner, tama ba? Dapat nagtutulungan. Yung iba kasi halos lahat, iniintay na lang yung asawa. Pag dumating, bubuka ka na lang. Ito malupit. Pagod na pagod yung asawa, pag tinamaan ng sakit, iiwan ng babaeng walang alam. Hindi po kong galit. Totoo yun eh. Pero yan po ang nangyayari sa realidad sa panahon ko ngayon. Kaya kapatid, tandaan po natin, yung inaasahan mo o ikaw ang inaasahan ng pamilya, hindi yan habang buhay malakas para magtrabaho. Naiisip mo ba one time magkakasakit yan? Naiisip mo ba paano pag hindi niya na kaya magtrabaho? Di ba kawawa pamilya mo? Kaya ka nandyan, dinala ng Diyos at ginamit yung tao sa'yo kasi may darating na problema sa buhay. Aba ba? At ang pinakamaganda, June, hanggang December ng 2016, ang kinita ko, alam mo kung magkano? 71,000. Ito maganda. Alam mo yung mga leader, malakas po malakas. Tama po ba? Grabe yung suporta. Ito malupit, noong 2017, grabe. Alam mo ba kapatid, isa lang ang buhay natin. Tama ba? Di ba minsan ka lang magpapagod? Minsan ka lang magpapakahirap? Eh kung matalino ka, dapat kapatid, kung magpapagod ka, piliin mo na yung may mangyayari sa buhay ko. Totoo yun eh. Kasi kapatid, yung nakukuha ko dyan, na-realize ko, sabi ko isang araw, magtatrabaho, magpapagod din ako. Kaya lang kapatid, dalawa, lagi tayong nasa gitna. Kung magpapagod na may nangyayari o magpapagod na walang mangyayari, ako matalino, inisip ko at nag-design ako at gusto ko yung magpapagod ako may nangyayari sa buhay namin. Eh halos ngayon eh. Ang dami, pagod na pagod, pero halos lahat, walang pira. Para yung nakatingin sa akin. Tama ba? Totoo. At ang pinakamaganda, yung pagod, galing, noong 2017, kumita ko ng kalahating milyon, palakpare. Tapos yung mga leader, sumisigaw ng malakas yan. Grabe. At ang pinakamaganda ng 2018, kumita ko ng 700,000, palakpare. At ang pinakamaganda ng 2019, kumita ko ng first million, 1.4 million. Grabe. At ang pinakamaganda 2020, alam niyo po ba, every Friday, masaya po kami. Kasi ang chikihan po ng Vita Plus, yung swelduhan po ng Vita Plus, every Friday. Apo, alam mo kung bakit tuwan-tuwa yung mga leader? Kasi Friday ngayon, may mga cheque sila ngayon. Kaya 2020, dalawang buwan, kumita po ako ng 300,000 mahigit. Tama po ba? At ang pinakamaganda, 3 years and 6 months, kumita mo ako ng 3 milyon, palakpakan mo naman. At ang pinakamaganda, syempre, may pangarap. Tama ba? Alam niyo po ba, yung mga gumagawa po ng Vita Plus, sila po yung taong may mga pangarap. Taas ang kamay, gusto ng bahay. Taas ang kamay, gusto ng kotse. Savings. Lahat tayo gusto. Pero kapatid, dapat matalino ka. Maraming tao may pangarap, kotse, bahay, savings. Tapos yung trabaho mo, ang sweldo mo, 15 mil, 20 mil. Kapatid, yung gusto mo, malabo na sa ginagawa. Kung totoo may pangarap ka, dapat mag-decide ka. Simula ngayong araw na to. Dapat magtrabaho, magpagod ka, na alam mo yung pangarap mo, doon mo makukuha. At ang pinakamaganda, nakabili ako ng kotse. Kahit maliit, pero gwapo na rin ako. Palapakan mo, Toyota Wiggo. Tignan mo yung mga leader, grabe at sigla. Ang maganda, nakabili po ako ng bahay. Kahit bata, may pangarap. Tama ba? Eh yung iba ka, umidad na lang ilang taon. Hanggang ngayon, wala pang bahay. Totoo? Nangungupahan. Yung iba, pinapalayas pa hanggang ngayon. Pero sa awat tulong ng Diyos, kami po, dating sa squatter lang nakatira. Pero nang dahil sa Vita Plus, ako po nagkaroon ako ng sariling bahay. Worth 1.3 million, palakpakan.
Dalaga ka, ma'am. Ya, di ka. Apo, alam niyo mo ba? Dalaga daw. Grabe, siyempre may kotse, may bahay, may savings po ako. Kasi bata pa lang po ako, nag-iipo na. Kasi bakit? Pangarap ko balang araw, pag edad ko ng 30 years old, kung lulokobin ng Diyos, gusto ko kahit pa paano maging investor na ako. Ikaw, pangarap mo rin ba yun? Maliwalag po ba? Pero malabo yun kung magtatrabaho ka lang. Pero posible kung nasa first bite up class. At ang pinakamaganda, siyempre po, ako po ay may asawa na. Sweet po lang asawa ko. Lagi po nakayangap po sa akin yan. Apo. Parang duda ka, mama. Tama po ba? At ang pinakamaganda, yung asawa ko po, next month looben, manganganak na po siya. Ayan po siya. Buntis po yan ngayon. Tama po ba? Ang pinakamaganda po, yung asawa ko na yan, siyempre, tinuturuan ko kahit papano. Kaya loobin po, ngayong October o November po, after 6 months po ng bata, na po, may bubuksan po ko na isang negosyo, siya po ang magmamanage ng negosyo. Maliwala po ba? Kasi ayaw ko po yung asawa ko, lagi cellphone lang ang hawak. Kaya kahayong pa lang, tinuturuan ko na yung asawa ko. O palakpakan nyo naman yun. At ang pinakamaganda, eto malupit. Salamat sa Diyos. Bakit po? Ayan, araw na lang, yung bago kong Montero palabas. At ang pinakamaganda, kapatid, alam mo kung bakit nakukuha namin yung nakukuha namin ngayon? Simple lang. Nung araw na naimbitahan kami, nakinig kasi kami. Alam niyo po ba, hindi po natin gagawin ang hindi mo alam. Kung ano alam mo sa buhay, yan lang yung ginagawa mo. At kung ano ginagawa mo, hindi mo ba alam, nagre-reflect kung ano laman ng isip mo. At kung ano laman ng isip mo, nagre-reflect kung ano laman ng bulsa mo. Ibig sabihin, kung ang utak may laman, ang bulsa laging may laman. Totoo! Ibig sabihin, pag ang bulsa laging walang laman, ano ang utak? Walang laman! Ano ang sabi nan? Tama ba? Hindi, hindi lang nakikinig kaya hindi nagkakaroon ng laman. Maliwalag po ba? Kaya po, sana sa mga bisita po namin, makinig lang pong mabuti. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Kasi po, ang magpapaliwalag po sa atin, ito po yung dating, matating may pera na. Dating kahit papano, may pagmamalaki na. Bakit? Siya po ay dating manager. Malaki sweldo. Yung asawa, supervisor. Pero sa awat tulong ng Diyos, bakit niya ginawa Vita Plus? Kasi bakit? Yung katawan nila kahit maganda posisyon, isa lang, panagkasakit, wala na silang kita. Ito maganda. Na dahil sa Vita Plus, yung kinikita ng asawa niya supervisor, at kinikita niya siya yung manager, ngayon, isang linggo niya na lang sa first Vita Plus. At syempre po, hanggang doon lang po ako. Isa po ako sa mga katulong nyo. Yun lamang po. Maraming salamat sa Diyos at great morning po sa inyo lahat. Thank you po.